Ito ang Broad Stream Cast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Stream Cast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Stream Cast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ang sinumang lingkod-bayan ay may tungkulin na pinanumpaan. Nanumpa na maglilingkod ng buong puso batay sa tanggapan na kanyang pamumunuan. Bago ang lahat, mamamayan muna. Ito ang palatuntunang maglalahat ng mga tuwirang impormasyon upang magsilbing gabay ng ating mga nanunungkulan saan mang tanggapan ng pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Bago ang lahat, mamamayan muna. Maglalatag ng mga naangkop na payo para sa lahat ng mamamayan na umaasam ng tunay na pagbabago at kaginhawahan sa buhay. Bago ang lahat, mamamayan muna. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Cora Alma De Leon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Today is Thursday. And so please like and share our live video and our FB page, Broad Stream Cast Communicators. And also follow me on Facebook at Corazon Alma De Leon. As well as you may contact me in my cell phone, 0918-912-3546. Nandito na yung ating guest, si Dr. Venus Agustin. Welcome po, welcome. At hindi po lapas sa picture si Dr.Reymund Arcega. Pero sisimula na natin ang programa natin ito with the prayer for the nation. Pero kung may komento kayo o tanong tungkol sa ating pinag-uusapan, mag-comment lamang kayo sa ating live video. Simulan ko na yung prayer for the nation. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done, and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. At tamang-tama, for 35 years, I was in government at ako'y nanunumpa sa watawat. Every Monday, ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Dinanangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kausayan ng sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkap na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihinawa ako ng may kapal. Thank you very much, Dr.Reymund Arcega. At ngayon, babasahin ko naman yung poem na Unless Someone Cares, which I dedicated to Dick and Kate Gordon,
in 1999. I don't think our communities will ever be clean and green unless someone cares. I don't believe our government will be good, just and honest unless someone cares. I don't expect our leaders to be morally upright and politically sensitive unless someone cares. I don't expect a better life for our poor and oppressed people unless someone cares. I don't have the faith that we face a brighter future unless someone cares. I don't feel we will ever realize our dreams and aspirations unless someone cares. I don't know if we will all live our sense of purpose to build a better world unless someone cares. That someone is us, that someone is you and me, that someone is everybody, for we all must care. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At ngayon, sisimulan na natin ang ating interview. Pero bago ang lahat, meron tayong spiel na bago ang lahat, mamamayan muna. Sa lahat ng bumubuo ng palatuntunan, bago ang lahat, mamamayan muna. Tampok sina Dr.Reymund P. Arcega at Secretary Cora Alma De Leon. Sumasa inyo tuwing Martes, Huwebes at Sabado sa ganap na alas 5 ng hapon. Tatlong beses sa isang linggo na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng tapat at totoong serbisyo publiko. Kasama ng mga dakila, puwaran at kapitapitagang mga public servants, mga pinuno ng iba't ibang private sectors, mga naglilingkod sa pamahalaan at iba't ibang kagawaran, mga academic leaders at mga guro mula sa lahat ng antas at level ng pampubliko at pribadong paaralan, mga mambabatas at policy makers, mga pinuno ng gobyerno at maging mga kawaning ito. Tayo ay patuloy na hinihandugan ng mga kaalaman, karanasan at mga payo upang masagot ang mga tanong ng mamamayan. Isang oras ng pagpapalitan ng kuro-kuro tungkol sa mga isyong mahalaga sa mamamayan. Mula sa iba't ibang dako ng bansa o saan man sa mundo, ay maririnig natin ang mga humble beginnings ng mga panauhin at kung paano sila nakatulong para paunlarin ang buhay ng mga Pilipino. May mga talakayang sumasalamin sa mga pangyayaring napapanahon tungkol sa politika, ekonomiya, edukasyon, kaligtasan, kalusugan, kapayapaan, at kanan ng sambayanang Pilipino. Mayroon ding makabuluhang sharing mula sa mga public servants na naglingkod at kasalukuyang naglilingkod sa pamahalaan kung saan kanilang inilalahan ang mga matagumpay na proyekto na nakatulong sa mga mamamayan. Ang mga ito ay magsisilbing hamon at inspirasyon sa lahat ng nagnanais makapaglingkod sa bayan. Kaya't patuloy nating tangkilikin at patuloyin sa ating mga tahanan ang palatuntunan, bago ang lahat, mamamayan muna. Muli, tuwing Martes, Huwebes at Sabado, sa ganap na 5 ng hapon, sa Facebook at maaari ding mapanood sa YouTube. Lahat, mamamayan muna. Welcome, Dr. Venus Agustin. Sapagkat hindi pa tayo nakakapagpagtao na magkakilala, patutugtugin muna namin yung ating icon na kanta dito sa ating programa. Maraming salamat po. Ang Pilipino na iiba, natatangi, alamin ang mga ginintuang katangian ng ating dakilang lahi. Iba-ibang ating pinagmulahan sa iisang bayang sinilangan, mga islang biyaya sa pinagpala, likha ng isang Diyos o bathala. Tinataglay ang dakilang yaman, sa atin binigay ang perlas
ng silangan. Gintong lupa't halagatan, kay gandang kalikasan, ito'y sasagipin pangangalagaan. Yan ang Pilipino, mapalad ang lahing ito, likas ang talino. Kailangan ng mundo ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi ko, may tapang malasakit. Kami mga Pilipino, mapalad ang lahi nito, likas ang talino. Payabunin natin to ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi ko, masipag malikhain. Yan ang Pilipino. Halo-halo man ang ating kipi, iisa pa rin ang ating lahi. Invited guest natin si Dr. Venus Agustin. I'm sure kilala ni Dr.Reymund Arcega, kaya bibigyan ko siya ng pagkakataon na siya ang magpakilala o siya ang magtanong, sapagkat ako ay interesado akong makilala si Dr. Venus Agustin. Take it away, Dr.Reymund. By the way, congratulations for yesterday's program. Now I will call you Mr. President. Mr. President. Go ahead, Raymond. Magandang hapon po, Secretary Cora, and of course, to a good friend, Dr. Venus Agustin. Ngayong araw po na ito, medyo lilis tayo ng konti. Ang Professors World Peace Academy po ay hindi isang government entity, but ito ay isang organisasyon, no, na nagpo-promote ng kapayapaan sa buong mundo. So, bigyan na po natin ang pagkakataon si Dr. Venus Agustin na magpakilala ng kanyang sarili. Sino po si Dr. Venus Agustin? Saan po siya pinanganak? Saan po siya nag-aral? Ano po ang kanyang mga tinapos na kurso? Ano po ang kanyang mga posisyon, no, na nagampanan sa buong buhay niya? Maraming salamat. Good afternoon, Dr. Venus. You can take the floor, Dr. Venus.
Yes, so magandang hapon sa iyo, Secretary Cora, at saka Dr. Arcega. Congratulations saka Mr. President, nandun ako kahapon. So, nauna ako'y nagulat dahil siguro mga 15 minutes ago, tinawagan ako ni my friend, Dr. Arcega, na bigyan niya ako ng link. Akala ko, manood lang. Yung pala, I am the emergency guest. But sana tayo dyan, Secretary Cora, Boy Scout tayo, kaya laging handa, di ba? Kung yes. Tapon pa nga, talagang we need to be ready always. Ganun dapat ang Pilipino. So, yes. Para sa kalaman ng lahat po, unang-una, ako'y Ilocano. Okay, pinanganak sa Ilocos po. Ilocos Norte, specifically sa Solsona, Ilocos Norte. At 2 years, mga magulang ko po ay mga Ilocano din, pero ang nung binata ang aking tatay, pumuntang Mindanao. So, nung bumalik, yon na-meet niya aking nanay, ako yung nabuo, 2 years. Pero nung 2 years old na ako, yon nag-migrate na kami sa Mindanao, kaya laking Mindanao ako sa Luna, Kapalong, Davao del Norte, to be specific. Doon ako na lumaki, nag-high school sa Luna, Kapalong, Luna Elementary School, at saka sa town namin, sa Kapalong Municipal High School, ako nag-graduate ng high school. Ano lang po kami, kahit na nag-migrate kami doon, hindi naman sinerte ang aking tatay po na as a farmer, hindi ko na sabihin farmer lang, pero ako'y very proud sa aking tatay na farmer dahil doon ko natutunan ng mga values ng isang anak na paano magsumikap ng buhay at paano magplano na marating yung mga bagay na gusto kong marating. Alam niyo po, nakatapos din ako sa high school doon as janitor lang. Okay, as janitor sa isang simbahan. Dahil ang aking tatay ay kahit na may lupa na hindi man niya masaka-saka, ay nakipag-ano lang sa lupa na hindi niya namin lupa, kaya yung result ng income ay talagang halos pang araw-araw lang namin. Kaya nagsumikap po ako at meron namang seniority naman na may nag-sponsor sa akin na mag-aral sa Manila. Ayun, ako'y nagagalak sa aking mga auntie at pag-unlakan ako. Pero sa kalaunan, naging supporting students po ako sa Central Colleges of the Philippines. Yun po. Kaya lang, nung na-meet ko po ang isang organization na siyang nagbigay sa akin ng isang pamaraan para makamtan ko naman ang isang bagay, ay nag-give up ko po aking pag-aaral. 2 taon na po ako engineering noon civil engineering. Kaya lang, nahinto po ako. At sa 10 taon ay nakapokus ako sa martial arts. Kaya naikot ko po ang buong Pilipinas. Nagapunta po ko sa more than 30 countries as a martial artist to promote the values of martial arts. Actually, I hate martial arts. But dahil sa martial arts, na-develop ko aking personality. Pero ang aking panaginip ay natupad din na bumalik sa pag-aaral. After 10 years, nakabalik ako sa pag-aaral sa same school, sa Central Colleges of the Philippines, pero hindi na engineering. BSBA na po, major in management. Natapos ko po. At pagkatapos, patuloy ko pa rin. At the age of 29, na ako nung bumalik ko sa pag-aaral ulit. At mga classmates ko, 16 years old, kaya akala nila ako yung professor Pagpasok ko pa rin sa class, sa room noon, standing ovation ako, good morning sir, ganun, kasi nakamalita pa ko may malita ko pero ang laman mga product na ibinibinta ko. Pero nakatapos ako, pero I am the undefeated president ng Junior Management Association noon for 3 years, hindi ako pinalitan. So ako yung parang naging amas ng aking mga classmates. At after that, a year I pushed through my master's degree. I finished in two years without stopping. And then after that, I got the inspirations na I think in the future,
sure I can contribute something for better. So I entered UST for my PhD in commerce. At natapos ko po, 4 taon, walang hinto. I think 36 kami nung una. Ako lang po yung nakagraduate sa batch ko. Straight. So dahil sa aking experience sa martial arts, sabi ko, once na i-commit, never, nobody can stop me. Yun po yung naging isang values ko at isang advantage dahil sa martial arts, ay nakagawa ko ng isang tinatawag na self-discipline. Paano man yung gusto kong makamtan. Iyan ang bigay sa akin ngayon ng pundasyon para makatulong sa mga kabataan. At ikaw nga, may programa ako ngayon na zero to hero sa mga out-of-school youth na in-approve naman, na-recommend ng CHED. At meron ng almost 5,000 na nakatapos ng programa ko na nagbago ang kanilang pamumuhay. Eh, basta nga sa kanila, mga drug addicts, pabalik, pasok loob sa rehabilitation. Pero nung nakatapos ng programa ko, ay talagang nagbago na. At saka hindi na bumalik, ay nagulat ang magulang. Oo, mga ganun. Oo. Kailang nahinto, nung nagkaroon ng pandemic na tayo, ay nahinto yung programa ko kasi bawal na yung face-to-face. Kaya medyo limited na po yung aking ginawa. Pero nasa academy po ako, Secretary Cora, ako'y president ng isang International Peace Leadership College, pero ang aking advocacy ay nasa academy, kaya meron kong hinawakan na ito yung sinasabi ni Dr. Arcega na ito yung Professors World Peace Academy. It's a research-based organizations, academic organizations that is into research and publications. At ang pinaka-aim niya, how we can impact our educators to become a model not just in line with what they want to teach, but we need to put a kind of values that put emphasis on peace building. Kasi yun po ang wala sa atin eh. Puro lang tayo more career, pero wala yung tinatawag na foundation how we can make a future future that can secure our future generations. Yun po ang layunin ng Professors World Peace Academy Philippines. Actually, it's an international organization, ang PWPA, pwpa.org. Yun po yung website ng natin. At ako yung nagagalak na si Dr. Arcega, isa sa mga officers po natin as Vice President for Public Sector naman. Kaya na inibita ko po siya nung last year sa Korea. Kami yung muntik kaming na lockdown. Buti nila nakauwi kami bago nag-declare ang Philippines ng lockdown. So, yun po. Marami pong ma-share din si Dr. Arcega kung anong PWPA, anong kanyang naging karanasan sa Korea. Kasi inibita ko siya doon. Nakita niya ang kabuuan kung anong visions ng pinakalayunin ng organizations na ang ating ang mother organizations ng PWPA is the Universal Peace Federation na meron siyang regular ECOSOC status na sa United Nations. Very dignified at saka marami po siyang naitulong sa hindi lang sa Pilipinas but sa buong mundo. Ngayon po, tungkol naman sa akin, isang naging karanasan ko sa buhay ay kung meron kang isang idea na kahit hindi po yung material na bagay na makapagbigay sa'yo ng kasiyahan, kung hindi, ang isang bagay na kung makatulong ka sa kapwa ay talagang ibang saya. So yun po ang aking passion ngayon, kaya tuloy-tuloy po ang aking ginagawa at kahit isang tao na nagbago ang kanyang buhay, naku, ang laking yung parang accomplishment kaagad. So yun po ang aking lineup ngayon, yun ang aking focus ng aking ginagawa at kasama po dyan si Dr. Arcega sa academic part po, Ma'am Cora. So, ako yung natutuwa at nagagalak na
naimbitahan dito sa programa nyo at naway nakapagbigay ko ng isang lessons sa mga nakikinig na sa atin na ang buhay actually ay hindi dapat natin isipin kung paano tayo lalago. Hindi lang dapat ganun, kundi paano tayo makatulong sa kapwa. How we can serve others. Kasi yun lang talaga ang kailangan natin sa ngayon eh. We need to be a patriotic. Hindi lang sa ating pamilya na we need to be responsible, kundi we need to be patriotic in nation building. Yun po ang nawawalang values ngayon, Ma'am Cora. Yes. Well, curious lang ako kasi your name is Dr. Venus Agustin. Certainly related to... Yes po. Ma, ako, I imagine Mars. Pero Venus, nagulat lang ako, Venus, ano? Pero ang tatay mo bang nagbigay ng pangalan sa'yo or that was from the start? Ay, hindi po. Mother mo bang nagbigay? Ang nanay ko po ang nagbigay, sabi ng tatay ko. Ang sabi ng nanay, tinanong ko talaga ang nanay ko nung buhay pa siya. Dahil gusto kong palitan ang pangalan ko eh. Kasi palagi na lang nasa list ng mga babae ang pangalan ko kada first semester. Tinatawag yung pangalan ko, tumitingin sa babae. Pero pag sabi ko, ma'am, marasan, nagulat ang mga ano. Pero naging well-known ako pagkatapos. But anyway, that's not what I'm aiming. But point is, Ben po, my nickname is Ben. Okay naman. So, yan lang po. Meron kasi daw, na gusto... Meron kasing professor ang nanay ko daw ng pangalan Venus, lalaki sa FEU nung nag-aral ang mother ko doon. Gusto niya na ako daw ay maging isang good teacher. I think so. Very good. Well, I was curious lang po. Kasi itong martial arts, which is really, kasi ang iba akala martial arts to be a fighter, ano? Kasi, pero it's really self-protective mechanism eh. Kasi kung marunong ka ng martial arts, you will know how to fight without killing people. Yan ang yung understanding ko. It is a peacekeeping skill because you will not lose, you will gain, but without hurting people. Pero babasahin ko muna yung mga nag-like sa atin, ano? Yung mga interesado na. Si Mabel Roa, sabi niya, good afternoon. Ma'am Cora, Dr. Arcega, Dr. Venus Agustin, I agree with Dr. Venus that martial arts promote self-discipline. My sons are disciplined and are successful now because of their exposure to Taekwondo at a young age. God bless po. And of course, yung nagbigay sa atin ng kantang yan ng Pilipino, Sonia Rojo, nakikinig din po sa atin. Si Rosely Tirante, ito'y cohort ni Dr. Arcega, watching from Quezon City. Si Wendy Rebelido Jimenez, good afternoon po, watching din from Fairview, Quezon City. Evelyn Roda, tao ko to, dati civil service, nasa Maryland. Si Jinky Bueno Iliot, at saka yung husband niyan si Ray, magpapalang araw daw po sa atin, sa akin, at saka sa mga bisita. Sa pagpapatuloy natin, ano, syempre, not very many people know your organization. In fact, ako, to be honest, ngayon ko lang narinig. So one is curious, when did it start? Who started it? At ano yung funding mechanism ng organization? Is it coming from abroad? Okay. Na-adapt natin sa Philippines? Or how did it get itself organized? Yes po. Yes, Ma'am Cora. Ang Professor's World Peace Academy ay ang headquarter niya sa United States. At yes. Ang unang president, magugulat po kayo, Ma'am Cora, nung ni-introduce sa Philippines, panahon pa yun ni Dr. Galang. I don't know if you are known with Dr. Galang sa UP. Si ang first president ng PWPA Philippines that time, si Brother Andrew Gonzalez, the former president ng La Salle University at DepEd secretary. Siya po yung president hanggang namatay po siya. Opo. Tapos, when Brother Andrew... Yes po. Kaya lang nung when he passed away, hindi po nagkaroon ng activity ang PWPA hanggang
ay maabot yata ng almost 10 years. Kaya the international reached out the chapters at saka isa na lang po ang surviving person ngayon na founder ng PWPA, si Dr. Reynaldo Bautista Sr. Siya na lang po ang naiwan at pumayag siya to carry out the names at with yun kasi the requirements para ma-revive sa SEC na kailan lang yung surviving entity magbigay ng approval. Kaya na-approve na gano'n po, na-revive ulit ang PWPA Philippines. Ako na po yung pangalawang president. Galing. And how big is the organization now in the Philippines? Gano'ng kalaki ang organization? Yes, ang membership po niya ay, yes po, malawak na ang mga members po natin. Mayroon pang president, mga president, some are presidents of the state universities like Dr. Ramon Docto of Palawan State University is a member. Tapos si Dr. Amado Magsini is one of my close and friend, the president of Philippine Council of Deans and Educators at saka president emeritus ng CODE 4A, Council of Deans sa Region 4A, si Dr. Amado Magsino. At marami po pang iba na mga deans na members din ng PWPA. Ang iba sa kanya ay research-based professors. Yes po. I like the fact that you are really bent on pursuing peace, no? Kasi peace must be in the hearts of yes. all the Filipinos, sa palagay ko, no? And tamang-tama, naniniwala ako na for somebody like you na who had struggled all these years in order to change your life, to become well-educated beyond yung hindi the normal way of doing it, eh kahanga-hanga. Tapos ang nakita ko din sa inyo, the organization you are attached to or you're engaged in, eh hindi naman the usual. It is what I call more than the usual. So I've always thought na very important to see how the organization survives because in an organization, it requires funding support parang to survive through the years. Kaya minsan namamatay yung organization. Like we have an organization called Daughters of Mary Immaculate in Parañaque. It's a church organization. But they did not involve young people. So parang one by one, the people became old. And so they returned na the membership, yung mga perang pag-member nila, isinoli na sa members. And then they declared it defunct, which is sad because that institution also, in fact, I got a scholarship in the States from Daughters of Mary Immaculate or DMI. But it used to be called Daughters of Isabella. So pwede namang mag-change ang organization to a new one based on the new intervention. By the way, my sister-in-law, Malu De Leon, is also watching. Unusual na nag-like siya para malamang nakikinig siya. Interesado siya sa pinag-uusapan natin. So, Dr. Venus, moving on, ang nakita ko, ano ngayon ang, well, of course, I ask your funding support. And number two, ano ngayon ang pinagkakabalan ng organization nyo? The city sponsor, I know it is sponsors research or undertakes research, but what about how does it carry on its activities? Go ahead, Dr. Venus. Yes po, thank you so much, Ma'am Cora. Siguro hindi madali ang mamuno sa isang non-profit organizations. Sa totoo yan, ang funding ay hindi galing abroad. Dito lang po sa local. Kasi nga, ang natutunan ko, na pinapairal sa amin ay dapat maging self-reliant ang organizations. Yes. Kasi pag if you depend, that means you always owed. And that ang attitude magiging parang mag-depend ka lang. But if you become resourceful, then it can be more dynamic and you can value even a single cent spent, to spend a single cent. Ganun po yon ang values ng natutunan ko. At saka yun po ang
ang pinaka-policy ng internal. Of course, may mga donations minsan, halimbawa may mga activity, and that they were so inspired, so mag-support po sila, but hindi naman lahat, but they will give some kind of portion in the kind of programs that really make them really inspired. Kaya dapat maging dynamic ka rin, maging creative ka rin, mag-present ng mga proposals and programs. Ganun po, Ma'am Cora. Ngayon, yung pangalawang tanong, ano po yun, Ma'am? Yeah. Funding support. You already explained na yourself, ano, self, kumbaga, financing. Wala kayong pondong binibigay from international organization. Pero I am sure, meron din mga nagsusupport sa inyo because they believe in your cause. Kasi first, the people must believe eh. Pag naniniwala sa inyo, with your leadership, in the organization, and minsan, yung mga cohorts, yung mga kaisa din ninyo, ay tumutulong din. Pero katulad ni Dr.Reymund Arcega, he has a very large following kasi meron siyang organization na nakita ko, in fact, the, his oath-taking yesterday was phenomenal, no? And as I told them my story, I got lost for an hour and a half because of no signs. And I'm not so familiar with the place. But anyway, I made it in the nick of time. God is good all the time, as I always say. And I made it in a way. But I was curious because he invited the vice president, the running for vice president of the Philippines, Senate President Tito Soto. And I was curious, was he giving a message to the group or why Tito Soto was invited? I wanted to ask him. I have not had the opportunity. Pero siguro now it's time to ask. Did you have a previous relationship with Senate President Tito Soto? That's why you were able to invite him and he acceded, Dr.Reymund? Curious lang ako. For the longest time, Senator, I'm attending, no? With the Senate Committee on Higher and Technical Education of the Philippine Senate. No? And it made me close to the Senate, not only Senator Soto, but Senator Gatchalian, Senator Joel Villanueva. And in the Philippine Congress naman, you also have House Committee on Higher and Technical Education. Thus, I became close to Congressman Mark Go. But other than that, I find these people, no, very conscientious. No? They are not traditional politicians, no? So, for me, it's worth being connected with these people, no? And plus the fact that without the information that he's running as vice president, no? Right now, he's still the Senate president, no? Of the Republic of the Philippines, and the fact that he stayed long in that position, he has served well, maybe, no? The Philippine Senate. So it's number three in the order of, no? Of position. Survey. Yes. Senate President. And he's really a very good man, no? Yes. Every time I'll text him and every time I'll advise him, you know, he's consistently replying to all my messages, Secretary. No? So, and relative to Dr. Venus Association, I guess he's a peaceful man, eh? He's trying to work on his own, no? Without making so maingay, di ba? Senate President Vicente Soto. Plus the fact he's the tito of Bico Soto, no? Where I'm supposed to be the president. I topped the search for Pasig. I topped the search. I'm supposed to be the president of the Pamantasan and Lungsod ng Pasig. Fortunately or unfortunately, Muntinlupa, you know, take me on for out of office ahead of 1 week prior to me meeting Mayor Bico Soto. But I just hope in the future, Secretary, I'd be able to serve Bico Soto. No? Just so happened that Muntinlupa really has what you call good governance. Talaga naman po makikita mo sa Muntinlupa, ang ayos ng pamamalakad, good governance talaga siya. No? Sa lahat ng aspeto, from hiring, you know, to procurement, you know, to resource management, talagang wala po ako masasabi kay Mayor Bertinelli. No? Though I'm praying, no, that the soonest I'd be able to serve also Pasig, no, under the leadership of Bico Soto. Una, estudyante niya siya at kayo rin ang papatunay na siya siyang mabuting tao at mabuting opisyal ng pamahalaan.
Secretary. Correct ka dyan, ano? And I think for Dr. Venus Agustin, well, before you came, Raymond, he was congratulating me for my remarks, brief as it was, no? Because, kasi as a speaker, ayoko talaga ng mahaba because I don't want to bore the listeners. Kaya kung pwede, just to catch their attention, be brief and to be able to deliver what you have to say. And he said that he was laughing. So I thought that it was good because he laughed and therefore it made him happy that I remarked about getting lost, yung realities of being able to go to pumps na you cannot see in a, not easily accessible in a way because no signs. Anyway, and also Secretary, knowing you, Secretary, my goodness, age doesn't matter, no? You really can make people laugh and, you know, you really can make things very light, no? Sharing some of your thoughts. And it's just a very inspiring gesture. Well, the fact that Dr. Venus liked it, Venus Agustin, I was happy enough because I had no chance. Although I met our Indian speaker from Lyceum and had a photo with him, with his wife, I think, we were together. So I had a photograph with him as far as souvenir. And to go on with your, ano pa yung struggle ninyo? Because how long do you keep your term of office as president of this organization, Dr. Agustin? Gano'ng katagal ang term of office? Actually, ang terms is every year. Pero ako palagi ang binuboto nila eh. No. So, well, I hope that I can raise somebody next year. Baka si Raymond na ang president. Well, Raymond has many hats. Wears so many hats. That's why I told him, oy, sa lahat ng mga hats mo, huwag ka naman mag-absent dito sa program natin, no? Kasi I feel that this is very important this time because we're focusing on all of the educators and then even your, ako ang natututo because sabi ko, napaka-importante na malaman ko what is the education sector busy about now, no? And in fact, in addition, because for your information, I also taught at the Ateneo University. I taught power ethics and public accountability. Pero as you grow older, people think you deserve a rest. Pero sa akin, mas ang feeling ko nakakahinayang. The interaction with the university is very important. So I was glad I was able to my first stint as member of the board of trustees was PUP under, of course, at the time the chairman of CHED was Patricia Licuanan. Kaya she was my classmate. Kaya access din. Kaya sinasabi ko in the Philippines, kailangan mo din, you know, the people who will know you and will provide you that kind of opportunity. I believe there's nothing wrong with that as long as you get the right people na who can. So, you, Dr. Raymond, you stepped out. Sabi, tinanong ko, how long is the term of office? Sabi niya, matagal na siya dapat umalis. Ikaw na daw susunod na presidente sa kanilang organization. While you stepped out, you just got yourself elected or appointed as the next president. Proceeding, you know, we have about 15 minutes. Raymond, alam ko ang tanong mo politika. So I give you the floor to ask those very vital and incisive questions. Go ahead, Raymond. Yeah. Pero ano, Secretary, ang gusto ko sabihin kay Dr. Agustin, gusto ko malaman eh, for the longest time that you're advocating for peace, may pag-asa ba ang Pilipinas? Yeah. Ang pangalawang tanong, may pag-asa ba siya para isang araw, nakita mo na successful ang iyong advokasya, ating advokasya. Pangalawa, saan ba nang gagaling at mahirap i-inject itong peace na ito? At siguro yung pangatlo, saan at paano natin ipatutupad itong advokasya na ito? Yung piece na to. Sino, saan, at paano. Thank you, Dr. Agustin.
Thank you so much, Dr. Arcega. Naku, napakahirap naman ang tanong na yan. Pero sagutin ko isa-isa. Una-una siguro, masabi ko na hanggat merong word na peace, may pag-asa. Kasi nga, even the Bible says, at saka yun ang paborito kay, sabi doon, na blessed are those who are peacemaker, for they shall be called sons of God. Or children of God. So, ibig sabihin, meron tayong pinagbabasehan na as long as you are kin to peace, that means may pag-asa. Pangalawa, saan manggagaling? Ang pinaka-advocacy kasi ng PWPA ay magsimula dapat sa sarili natin at saka sa family. Pinaka-foundation ng peace, Ma'am Cora, ay family. Yes. Pag once na ang family mo ay nasa isang mabuting pagsasama ng mag-asawa, relasyon ng mag-asawa at mga anak, yan ang pinaka ugat ng isang masayang pamilya at may peace. Nag-start sa relationship talaga. At saan natin simulan? Na, actually, sa akin natutuwa ko na naging law yung GMRC, Republic Act 11476. Ang kulang na lang yung implementing rules and regulations. At meron na rin CMO ang CHED na ang peace should be integrated in all programs in any colleges, universities. Kaya meron tayong pag-asa po. Yeah. Yeah. Yun po ang aking masasabi. I agree with you. We need to act well, to at palaki ang roles ng educators. Opo. Tama. Pero to begin with, sabi nga, peace must be in the hearts of the Filipinos. Mabata pa lang na pagturo na why we have to be peace-loving. Kasi hindi naman tayo war freaks. Eh. Hindi naman tayo, we grew up fighting for our cause. I mean, like the other countries, di ba? Kaya para sa akin, mas madali sigurong i-pursue yun. No? Moving forward, ang tingin ko, what future do you want to see in your organization? Kasi right now, I was asking how many members you have and how do you intend to pursue the broadened base of membership of your organization? Sa ngayon po, ang membership, ang members ng PWPA ay mga wala pang 200 actually. Okay. Maliit lang siya ngayon. But ang bawat member ay leader siya ng mga academic organizations din na nagre-represent. Kaya hindi ko masabi na ganun lang ang members. That means, kasi ang pinaka bottom line dito is quality members, hindi yung quantity. Correct. Tulad ni Dr. Arcega, is a member of PWPA, but he is at the same time the president of National Quality Assurance at saka Alcocua. So you can imagine that kind of what person as a member of PWPA that can transmit the visions and missions of the organizations. I'm not saying na but he can provide some kind of input that can carry a kind of visions to be adopted in the programs of the organization that he's handling. Ganun po tayo. Well, kasi very often ang organization needs sustaining members. Yung that will pursue it, sabi mga naging idol ito for moribund for the last 10 years, understandably, because if the leader felt that wala nang susunod sa kanya, they will have to close shop. But objective like peace
should not really close shop. It should continue because we still have peace problems in Mindanao. We still have peace problems in the among organizations. So mahalaga na i-continue that, no? Continue. Where do you want to see yourself now? Beyond your other activities, beyond that organization, what are you busy about in your family? Because I see that these coming elections can leave a mark for many families who are seeking greater meaning in their lives. No? So how do you want to see the elections, the coming elections, to resolve for a better life for as many Filipinos? I do not expect all Filipinos will be happy, but whoever gets elected, they will be able to cope with the struggles that they are facing. Go ahead, Dr. Venus. Yes, Ma'am Cora. Alam niyo po, naniniwala ako na nag-mature na po ang Pilipino ngayon. At saka nitong pandemic, nagkaroon tayo ng isang tinatawag na enlightenment. So I think I'm not seeing the whole, but I think majority of the Filipino now learn the hard way. At I'm sure na as long as we are praying something, we are praying for better Philippines, I'm sure that the type of leadership we have in the next elections can be a better person. I'm not saying that they are really good, but they need us. We need to really help them better. Even the person is not good for as long as siya po yung tinatawag na, as long as he humble himself, there is always a way that make these nations better po. Yeah, I agree with you, no? And people like you who believe in causes and look at it as an opportunity will really make a difference in the lives of other people. And since we do not have much time now, ang nakikita ko lang is that I'm interested to see the fruition of your goals na matuloy, yung mga ma-achieve din yung mga goals niyo. All organizations, I have been chair of the Save the Parañaque River for the longest time, maybe 20 years already. But even if you want to say it's time to go, if people are not able to carry on, I think we have to wait until the right time. Ako lang ang feeling ko doon. It's not that you're latching on to it, but the time is just right. Raymond, I think we're ready to go. Your parting shot. Yeah, una, tigit sa lahat. Gaya ng lagi ko pong sinasabi, salamat sa ating mga sumusubaybay, mga tagapakinig at tagapanood. Gusto po namin malaman ninyo na ang inyong presensya sa aming programa ay patuloy namin naging inspirasyon ni Secretary Cora para ituloy ang aming advokasya sa isang malinis na pamamalakad sa pamahalaan. So magitan ng programang Bago ang Lahat, mamayan muna. Ang ating pong aral na nakuha kay Dr. Agustin, ang pagsisilbi sa bayan na hindi kinakailangan tayo nasa pamahalaan, kundi pwede rin tayo magsilbi sa pamamagitan ng non-government organizations na katulad ng Professors World Peace Academy na kung saan ay presidente si Dr. Venus Agustin. Dr. Agustin, tunay na mahirap magpatakbo ng isang organisasyon na wala namang hinihintay na kapalit. Pero Dr. Agustin, sabi nga ng Secretary Coloma, hindi pwedeng sukatin ng magkano ang ginagawa natin ngayon. Kung makikita natin isang araw na magkakaroon ng kapayapaan ang buhay ng bawat isa, pamilya, komunidad at bansa, ito ang tunay na panukatan ng ating mga ginagawa sa ngayon. Dr. Venus, mula sa aming programa, maraming salamat. Pagpatuloy po ninyo ang inyong advokasya, kasama niyo po ang aming programa sa pamamalakad dito. Mabuhay po kayo, Dr. Venus Agustin. And to you, the poem from Rabindranath Tagore is perfect, no? Where mind is without fear and head held high, where the world has not been broken to fragments by narrow domestic walls, where tireless strivings stretch their arms toward perfection, where the mind is led forward to thee, into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Thank you very much for the opportunity to meet you, Mr. Dr. Venus Agustin, and looking forward to meeting you under other occasions. Thank you very, very much. Maraming salamat po, Dr. Arcega.